Yo mga chong, welcome to Usapang Sports. Ang higanting boksingerong kinatatakutan ni Floyd Mayweather. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero kung bago ka palang napadaan sa aking channel ay huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga videos na ilalabas ko. Noong panahon na nasa kasikatan pa ng kanyang boxing career itong si Floyd Mayweather, ay mayroong isang boksingero na ginawa na yata ang lahat tulad ng palaging paghahamon at pagtatrastok para mapansin at labanan lang siya ni Floyd Mayweather. Ngunit hindi ito nangyari. Noong mga panahon na yun ay nasa top 3 ng pound for pound list ang boksingerong ito. Ang Amerikanong si Paul Williams o mas kilala sa kanyang alias na The Punisher, ang boksingerong tinutukoy ko. Siya lang naman ay may taas na 6 feet at 1 inch at may haba ng kamay na aabot ng 201 cm. Mas mahaba pa yan kay Bernard Hopkins at Oscar De La Hoya. At siya na yata ang nakilala kong boksingero na pinakamatangkad sa welterweight division. Nakilala ang The Punisher sa kanyang mga solidong jabs, work rate at stamina na kayang tumagal kahit pa nga 15 rounds. At kahit may kalakihan ay nagagawa pa rin kumilos ng mabilis. Kaya naman sa palagay ko ay napapaisip din si Mayweather na labanan ang boxer na ito. Dahil siguradong mahihirapan talaga siya dito. Sa galing ng boksingerong ito ay naitala niya ang 41 wins at meron lamang 2 talo sa kabuuan ng kanyang boxing career. Ang unang talo niya ay kanyang nalasap sa Puerto Rican boxer na si Carlos Quintana. Ngunit nagawa niya naman itong maitabla sa kanilang rematch. At ang talo niya naman kay Sergio Martinez ay ang pinakamasaklap na talo sa kanyang boxing career, na nagawa lang naman siyang manakaut ni Martinez. Gayunpaman ay masasabi ko pa rin na ang boksingerong ito ay isa sa pinakamagaling na boxer sa welterweight division. Hinawakan lang naman ang WBO title ng 2 beses noong taong 2007 hanggang 2008. Ang kanyang boxing career ay tumagal lang ng 12 years dahil na rin sa isang motorcycle accident na naging sanhi ng kanyang pagiging paralisado. Hanggang sa muli, huwag nyo sanang kalimutang isubscribe ang aking channel para ma-update ko kayo sa mga kwentuhan na tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood.